Ang sama makatitig sa referee, etong si Zion parang gustong upakan sa sobrang gigil. Thanos na nag Super Saiyan ba naman, nauntog pa ang ulo sa board, na frustrate naman si Jordan Clarkson. Maganda na sila Tatum at Giannis sa Miami Heat, lalong lumakas ang koponan ni Jimmy Butler sa pagkuha nila kay Terry Rozier, na hindi man lang nalalagasan ang key players sa team, mapupunta sa Hornets si Kyle Lowry kasama ang isang first round pick. Grabing power up ang nakuha ng Heat, nag-average si Rozier ng 23 points a game sa Hornets, malayo kumpara sa 8 points a game ni Lowry. Ibang klase talaga gumawa ng move si Pat Riley. Solid na ang starting 5 ng Miami: Rozier, Hero, Butler, Hakes Jr. at Bam Adebayo. Well, kung solid na ang Miami, kagulo naman ng Milwaukee, finard ng head coach na si Adrian Griffin. Ayon sa report, naubusan na ng tiwala etong si Giannis kahit pang third best team pa ang Milwaukee ngayong season. Tatlo ang matunog na pangalan na papalit: si Doc Rivers, Jeff Van Gundy at Nate McMillan, pero si Doc Rivers ang pinaka-serious candidate sa tatlong yan. Utah Jazz vs Pelicans, susubukan makabawi ng team ni Kabayan kontra kay Thanos. First quarter, mainit si CJ McCollum, 11 points, perfect shooting pa beyond the arc. Tatlong tres mga bro, nakalamang din ng 10 points ang Pelicans. Ingram 6 points, Williamson nagpapainit pa with 4 points. Though nagkaroon ng bawi ang Utah, Colin Sexton 9 points, Jordan Clarkson 2 points sa first quarter. Kumana ng 9-0 run ng Utah at naibaba sa 4 ang lead ng Pelicans 34-30. Second quarter, tuloy ang pagpapaulan ng tres ng Pelicans. Tatlong sunod ang naipasok sa loob lang ng isa't kalating minuto. Lobo ulit ang lead ng home team. Timeout ang Utah after ng alley-oop dunk na to ni Zion. Nauntog pa ang ulo sa board mga bro sa taas ng tinalon. Hype na dyan si Williamson na 14-3 run ng Utah. Panandali ang nakabawi ang Jazz. 10-3 run ang naging sagot mga bro. 5 points para kay JC sa second quarter. Pero frustrated si Kabayan ang mapituan ng traveling. Kaya naman nilabas under 5 minutes si Clarkson. Well, palo sa 20 ang lead ng Pelican. CJ McCollum, 4-point play. 17 points na para kay McCollum. 12 3-pointer ang nagawa ng Pelicans. May 60% shooting pa sa field. 77-59. Malaki ang hahabulin ng Utah. Third quarter, parang mini version lang ni Zion. Etong si Colin Sexton, kung atakin ang loob ng paint, may fog flex pa nang makakuha ng end one layup. Binuli pa sa play na to si McCollum. Again, another flex ng muscle si Sexton. Baba sa single digit ang lead ng Pelicans. Pero dahil sa turnover, nakapag-run ng home team. Zion mga bro, parang gustong upakan ng isang referee ang sama kong makatitig. Bigla na lang nawala ang momentum sa Utah at nakapag-run ulit ang Pelicans. Balik lang sa 20 ang kalamangan ng home team. Pasok ang driving layup ni Zion. Nagpabawon pa ng pull up etong si Jonas Valanciunas. Hindi nag-attempt ng tira si Jordan Clarkson mga bro sa third quarter. 115-91, tambak ang Jazz. Well, fourth quarter, tuluyan ang natambakan ng Utah. Nag-showtime na lang si Zion habang si McCollum tuloy ang hot shooting sa tres. Nakapagtala pa ng punto si Kabayan una sa second half. Nakipag-agawan pa ng bola kay Thanos. Pero di na, nakahabol lang Jazz at sa dulo, panalo ang Pelicans. 30-point game para kay McCollum.